Diyay bulong na mayat pangikat ti angot saka. Ikabil idiay uneg rubber shoes. Mabalin pay idiay butas. Okay. Ito yung dahon ng pine tree. Pine needles kung tawagin. Bawat dahon po ay may tatlong tangkay. Isang dahon may tatlo na needles. Hindi pa natin nasusubukan. Pero ngayon, susubukan natin. Mabango-bango nga kasi. Okay, let's go. Tapos, pasok natin sa ating bota. Meron tayo ditong inuumpisahan dati na dragon fruit. Tapos ganito lang yung technique na ginawa natin. Medyo hindi siya maganda. Hindi na natin naabunuhan. Ganito yung ginawa natin kasi kinakalaykay nga ng manok. Marami tayong mga alaga sa paligid na manok. So nagkakaganon lang siya. Medyo payat. No? Ito meron din dito. Ganyan. Hindi rin naman gaano masyadong maganda yung ating tinanim dito. Siguro dahil hindi rin direct sunlight. Kita nyo kasi sa mga paligid niya, maraming mga halaman din. Ito, prutas na dala natin galing Davao. Nabili natin nung na-assign tayo doon. Kaso nasira yata. Hindi rin lumaki yung kanyang grafted. Kaya ito na yung original. Ganyan lang yung mga ginawa natin sa mga poste ng dragon fruit. Meron din ditong bakal. Pero binalutan natin dito ng bamboo para may kakapitan yung mga dragon fruit. Ganyan lang siya, oh. Ayusin pa natin to para mas lalong gaganda. Ganyan po. Ito, no, medyo nalinis natin ng konti. At least medyo maganda-ganda na rin yung kanyang paligid, yung surroundings ng ating dragon fruit. So ito nga, katabi yung mga prutas na pinagkukuha natin sa mga lugar na ating pinupuntahan. Kaya kita nyo, medyo masukal. Lalo't andito yung ano, yung walis. Ito yung pinanggagalingan pala ng walis. Isa rin sa long-term products dito sa Sablan ay yung walis. Kaya ito, kahit na masukal tong ating tinamnan ng dragon fruit, ay hinahayaan lang natin sila para mamunga rin.